Nas upgradable na ba yan, ka-revealing good for 3 to 5 years, casual games lang, and for school purposes na din? Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko. Yun. Oh yeah! What's up? Kamusta mga ka-reveal? Jomi Castulo here. Ang may pinakamalakas na pwersa sa buong kalawakan. At yun na nga no, mga ka-reveal. Upgradable ba? Or good na ba for 3 to 5 years ang mga PC build na Ryzen Athlon, AMD Athlon 200GE, Ryzen 3200G, Ryzen 5 3400G, at Ryzen 5 2400G. Okay? Good for 3 to 5 years na ba yan? At upgradable ba yung mga yan na PC build? At good for casual games na rin yung mga yan? At for school, yan ang pag-uusapan natin ng mga ka-reveal. At magbabasa pa ako ng mga sag-ka-reveal question nyo pag may time pa. Okay, gawin na natin yan mga ka-reveal. Let's go! At yun ang ano mga ka-reveal. Si ka-reveal Sam Jonas. Upgradable na ba yan ka-reveal ng good for 3 to 5 years casual games lang and for school purposes na din? Salamat sa pagsagot ka-reveal. Ayan, okay. Nag-comment si ka-reveal kasi nag-comment na rin siya kung anong mga PC build para for casual games lang and for school purposes. So, gumawa na ako ng video, no? So, ang binigay ko sa kanya, AMD Athlon 200G, Ryzen 3200G, Ryzen 5 3400G, tsaka Ryzen 5 2400G. Yun ang sa pagkakatanda ko, no, ka-reveal. Yung mga binigay ko sa kanya, eh. Kasi for casual games lang naman, ibig sabihin yung mga saktuan na games. Tapos for school purposes na din. Okay, school purpose naman, medyo mababa lang naman ang kailangan ng specs sa mga pang-school. Eh, no? Kasi pagka-school, mga ano lang, mga paperworks, mga ganun. Okay, tulad ng tatyping job. Mga type sa Microsoft. Tapos konting PowerPoint. Okay, kaya na yon yung mga binigay kong PC specs. Okay, kung upgradable na ba yung mga ganun na sinabi ko at good na ba for 3 to 5 years? Okay. So, papakita ko yung mga binigay ko na PC build at sasabihin ko kung good na ba for 3 to 5 years at sa casual games kung okay rin siya at for school purposes. Okay, papakita ko sa PC. Okay, punta tayo sa PC. Let's go. At yun ang ano mga build ito. AMD Athlon 200GE. Yan ang una kong binigay na PC build for casual games and school purposes, AMD Athlon 200GE. Okay, so yung motherboard niya B450, 8GB RAM, yung storage 240, tapos generic power supply 700 watts, ito yung case, monitor, ayan, ito yung specs niya na makakabilan. AMD Athlon 200GE, Bistar yung motherboard, Timelit yung 8GB yung RAM, Kingston yung SSD 2.5, 240GB, Orion yung casing with 700 watts power supply, monitor and vision, palitan nyo na lang to ng Spectre Pro na brand, HP yung keyboard mouse, pwede na rin, no? Kaya Apertech. Okay, ngayon sa power supply, pwede nyo rin naman gawin to rated branded power supply yan, okay? Okay, mga ka-reveal, ang power supply na kung gusto nyo yung palit dito sa generic, ito Corsair, okay, tsaka to 2,000 pesos, okay, pero mas tatagal yan, hindi kasi katulad na itong power supply na generic. Okay rin naman yan, no? Pero mas maganda kasi ito rated branded the power supply. Okay, yan yun, ha, yan yung una kong binigay. Yan, lakihan natin AMD Athlon 200GE. Okay, so ano specs ng AMD Athlon 200GE? Ayan, no? 2-core sport thread, 35 watts, tipid sa kuryente, no? Sa power consumption. 3.2 GHz frequency. Ayan, tapos may integrated graphics siya na Radeon Vega 3. Ah, okay, yan yung specs niya. Okay, ito naman yung mga games sa pwede kay AMD Athlon 200GE. Ayan, GTA 5, CSGO, Dota 2, Overwatch, Borderlands 3, Skyrim, StarCraft 2, Rainbow Six Siege, Fallout 4, Far Cry New Dawn, Control, Battlefield 5, Days Gone, PUBG, AC, Odyssey, AC, Valhalla, Assassin's Creed yan, ha? Warzone, Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Valorant, Fortnite, grabe, yung tataas.
Pero nakaano yan, naka low settings graphics at 720p na resolution. Pero pwede na, no? Kasi tataas, oh. Kaya ni, ano, ni AMD Athlon 20G, di ba? Okay. So, next natin, itong AMD Ryzen 3 3200G, no? Eh naman yung, ano niya, ito, ito yung, ano niya, build. A520, okay. 8GB RAM. Pares lang yan, mga ka-rebellion. Kung ano yung specs na dito kay AMD Athlon 200G, pwede rin kay Ryzen 3. Pares na sakit kasi yan, eh. Kung ano yung motherboard, storage, RAM, yun. Lahat pwede. Okay? So, Ryzen 3 3200G, yan yun. O, dito, mas maganda. Yung motherboard, diba eh? Pero pwede, B450 or A520. Kung ano yung mas gusto nyo, no? Okay, kasi mas mura ata yung A520. Pwede naman to. Asus ang gagawin nyo, okay? So, the specs ng Ryzen 3 3200G, mga ka-reveal, ito. 4-core sport threads. 5 watts, okay. Mas mataas siya kay Athlon. 2 cores lang kasi. Pero mas mataas sa kuryente ito, 65 watts. Pero, mas mataas yung integrated graphics niya, Radeon Vega 8. Okay, kasi si Athlon 20G, Vega 3 lang. Diba? Vega 8. Okay. So, eto naman yung kaya na. So, ano mga games pwede kay AMD Ryzen 3? Yan. Anong pwedeng games niya kay AMD Ryzen 3 3200G? Ito. Ito mga games na pwede kay Ryzen 3 3200G, GTA 5, Red Dead Redemption 2. Halos pares lang, no? Kung ano yung kaya ni Athlon, kaya rin ni Ryzen 3 3200G ng mas mataas pa ng konti na games, na settings sa graphics, no? Kasi mas mataas yung ano niya, integrated graphics. Okay, so GTA 5, Red Dead Redemption 2, Call of Duty Warzone, PUBG, yan, Doom Eternal, Valorant, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends, Overwatch 2, Shadow of the Raider, yan, FIFA, Battlefield 5, Fortnite, Far Cry 6, Batman Arkham Origins, League of Legends, yan. Okay, so, tataas din, no? Ayan, so, ito yung kay, ano, Athlon 20G. So, etong mga to, kaya rin, mas kaya ni Ryzen 3 3200G, no? Ayan. Okay. So, ito pa. Okay, ito yung next ko pang binigay. AMD Ryzen 5, 3200G o may Pro. Kahit walang Pro, pwede, no? So, specs ito, 4 cores, 8 threads. Mas mataas ng konti ito kay Ryzen 3. Kasi 4 cores, 4 threads lang to, ito. 4 cores, 8 threads. Tapos, mas tipid pa sa kuryente. Para siyang Athlon 200G yung power consumption, no? O, di ba? Okay, bukod doon, mas mataas yung threads niya kay Ryzen 3, 3200G, mas tipid sa power consumption, mas mataas pa yung integrated graphics. O, di ba? O. Okay. So, ano bang kaya na games nito ni Ryzen 5 Pro 3200G? Ito, Call of Duty Warzone, Marvel Spider-Man Miles Morales. Grabe, no? Taas. God of War, Dying Light 2, Stay Human, Cyberpunk 2077, Uncharted 4, A Thief's End, Uncharted, The Lost Legacy, Apex Legends, Grand Theft Auto 5, Forza Horizon 5, Fortnite, Elden Ring, CSGO, Valorant, PUBG, Overwatch 2, Shadow of the Raider, Watch Dogs Legion, The Witcher 3, Wild Hunt, Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2. Okay. Yung mga kaya ng Athlon at Ryzen 3, kaya rin nila to. Okay, pero mas mataas kasi integrated graphics ng Ryzen 5 3200G, no? So, yan. Pero kaya niya pa rin, low settings nga. Ito, naka-low settings din naman si ano eh. Si Ryzen 5 Pro 3200G. Pero mas maganda kasi integrated graphics ito, no? Kaya mas kaya niya yung games. Okay? Ito pa, last mga ka-reveal. Ito yung binigay ko. AMD Ryzen 5 2400G. So, halos parehas ito ng specs dito kay Ryzen 5 Pro. Kasi ano, 4 cores 8 threads. 4 cores 8 threads. Kaso, mas mataas yung power consumption nito.
Okay. Tapos integrated graphics ni Ryzen 5 2400G, ganun din parehas kay Ryzen 5 3400G, ano, RX Vega 11. Parehas, di ba? Ayan. Okay. So, anong kaya ni Ryzen 5 2400G na games? Okay. Horizon Zero Dawn, ito yung mga kaya na games ni Ryzen 5 2400G. COD Modern Warfare, Black Ops War, COD, Valorant, GTA 5, PUBG, Fortnite, Cyberpunk 2077, Hitman 3, Minecraft, Assassin's Creed, Valhalla. Okay, yan yung kaya na games ni Ryzen 5 2400G. Okay, halos magkaka, ano yan, magkaka-spec siyang apat, pero ito yung pinakamababa, ay hindi at 2400G, you know? Kasi dual core lang siya, pero tipid sa kuryente. Tapos ano lang siya, Vega 3, integrated graphics, no? Pumunta lang si Ryzen 3, 4 cores na, quad core, 4 cores, 4 threads, 65 watts, tapos Vega 8 naman yung integrated graphics. Pero itong Ryzen 5, 3400G, 4 cores, 8 threads, tapos power consumption, parang Athlon 200G. So, Radeon RX Vega 11 naman ang integrated graphics niya. Para sila ni Ryzen 5, 4 cores, 8 threads. Hindi alam mas mataas power consumption ito. Okay. Ano, Radeon RX Vega 11. Yan. Ano ma-reveal siya? So, yun ang ano ma-reveal. Ulitin kayo tanong ni Karibil. Upgradable na ba yan, Karibil? And good for 3 to 5 years. Casual games lang and for school purposes na din. Salamat sa pagsagot, Karibil. Okay. Yung Ryzen AMD Athlon 200G, good for 3 to 5 years na ba yun? Tapos for casual games and school purposes na din. Yan, okay. Athlon 200G, yes, good for 3 to 5 years yan. Okay, bakit? Eh, 2 cores, 4 threads. Tapos meron siyang integrated graphics na Vega 3. Okay? So, nakita mo naman yung mga games na kaya niya, no? Medyo matataas, GTA 5, basta yung kanina, no? So, yung hinahanap mo kasi for casual games lang, so, siguro, mga Roblox Crossfire lang hinahanap mo, yung Athlon 200G, medyo matataas na rin yung kanya na games, pero low settings. Good for 3 to 5 years yan, yung AMD Athlon 200G. Tapos, kung upgradable yung Athlon 200G, yes, papartneran mo na siya ng dedicated GPU na compatible sa kanya. Okay, pag nilagay mo yan ng dedicated GPU ka, Rebel, nako, sigurado 3 to 5 years aabutin yan, yung AMD Athlon 200G. Punta naman tayo sa Ryzen 3 3200G. Okay, good ba yun to 3 to 5 years? Okay, so Athlon 200G, good for 3 to 5 years. Yung Ryzen 3 pa kaya, 3200G, kasi mas mataas specs niya eh, kaysa kaya AMD Athlon 200G. Tapos mas mataas pa yung mga games na kaya niya. So 3 to 5 years, yes, good siya yung AMD Ryzen 3 3200G. Upgradable ba yung Ryzen 3 3200G? Yes, upgradable yan. Gaya kay AMD Athlon 200G, lalagyan mo dedicated GPU. Ganon din si Ryzen 3 3200G. Lagyan mo rin siyang dedicated GPU na compatible sa kanya, eh, chak. Magtatagal pa siya ng 3 to 5 years, Karibi. Or lagpas pa. Quad-core na kasi yan, eh, no? Yan ang pinakasimulang shape na specs, quad-core. No? Kasi yung Athlon, medyo baka po siya. Pero pwede, 3 to 5 years. Tsaka gagamitin mo lang naman for casual games, tsaka for school, eh, no? Purposes. Next, Ryzen 5 3400G. Okay, good ba yun? 40 to 5 years. Okay, yes. Okay, kasi 4 cores, 8 threads. Mas mataas siya kay Ryzen 3 3200G sa threads. Bukod doon, yung integrated graphics niya, mas mataas pa. Kasi Vega 8 lang si Ryzen 3. RX Vega 11 si Ryzen 5 3400G. Oh. So, tagal yung ano niya, parang lifespan or use. Okay? Kasi si Ryzen 3 3200G, good for 3 to 5 years na yun or lagpas pa eh. Eh mas medyo mataas ng konti yung specs ni Ryzen 5 3200G. Kaya mas goods yun sa maging 3 to 5 years yung
yung specs na yan. Okay. Kung upgradable, yung Ryzen 5 3400GE, yes din, no? Lalagyan mo na ng dedicated GPU, mas tatagal pa siya. Mas, baka mas tumagal pa siya ng lagpas 5 years. Okay. Last, yung Ryzen 5 3400GE, ganun din. Halos same sila ng specs ni Ryzen 5 3400GE. Nag-iiba lang sila sa power consumption. Okay. So, goods din yan. 4 to 5 years ang Ryzen 5 3400G. Okay. Kung upgradable, yes, ganun din. Lalagyan mo rin ng dedicated GPU. Okay, lahat yan, lalagyan nyo ng dedicated GPU, yung apat na processor na sinabi ko, magiging ano yan, yung tagal nila na magagamit mo, 5 years. Okay? Tapos, yung dedicated GPU, maglaglagay ka, di ba? Sabayan mo na rin ng RAM. Okay, kasi yung RAM para mas bumilis. Okay? Ganon. Siyempre, pag nag-upgrade yung dedicated GPU, sabayan mo na rin ng upgrade ng RAM para mas bumilis. Okay? Wag lang dedicated GPU. Okay, so yun na. Karibil ang mga processor na pang-casual games at pang-school purposes na hindi masyadong mahal. Okay? Magsimula tayo kay AMD Athlon 200GE. Yan, medyo mura yan. Pero pwede ang pang-casual games. At good yan for 3 to 5 years. At upgradeable yan. Lalagyan mo lang dedicated GPU. At RAM. Add RAM ka na rin. No? Upgrade RAM. Yun. Ganun din si Ryzen 3 3200G. Pero kung kasi magsimula ka na kay Ryzen 3 3200G para quad-core. Para mas maganda kasi quad-core. Eh, no? Kasi yung Athlon dual-core lang. Eh. Pero pwede. Pwede na rin Athlon 200G. Kasi casual games lang naman ang inaarap mo. Tsaka pang-school. Eh, no? Pero mas suggest ko mag-start ka na kay Ryzen 3 3200G. Para quad-core na. Okay? So, ganun din. Kay Ryzen 3 3200G, lagyan mong dedicated GPU yan. Pag upgradeable yan eh. Lagyan mong dedicated GPU, add. Tapos add RAM. Upgrade RAM. Ganun din kay Ryzen 5 3400GE tsaka Ryzen 5 3400G, mga ka-rebel. Halos yung mga yan, mga ka-rebel, bumili nga ng isa dyan na processor. Kanyari, Athlon 200GE. Pwede mo yung palitan yung Athlon 200GE, ipapalit mo dyan, Ryzen 5 5600G, mas mataas pa. Pwede, no? Kaya yung mga yan, upgradeable yan talaga. Hindi lang yung lalagyan mo ng dedicated GPU, hindi. Pwede mong palitan mismo yung processor. Okay? Yung, kunyari, yung Athlon 200GE, yan yung binili mo una. Dual core lang, di ba? Kunyari, kinakapos na. Palitan mo yan, processor lang. Tapos, palitan mo ng Ryzen 5 5600G o Ryzen 7 5700G, kaya solid na naman kahit hindi ka muna maglagay ng dedicated GPU. So, ano mangyari sa mga motherboard, RAM, storage, monitor, casing, yung mga ganun. Lahat yun as is. Processor lang papalitan mo. Diba? Kasi magkakaparehas ng sakit yung mga yan. Okay? Malawak yung pag-upgrade mo pag sa AMD ka bumili. Okay? Yan. Okay, so yun, no, muna ang aking sasagutin ng mga kalbi lang, ganti din lang. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, please share, please subscribe, click nyo yung bell button, kameme. Ha! Ray Gun, para update kayo pang may bago upload time video ko sa muli, mga kalbi, God bless, ingat mo, let's let by OE. Bawa ng headset!